Vice Presidente dahil yung kanyang
hindi siya pinalipad at umuulan doon sa Davao, kaya hindi siya nakaalis. Ngunit patuloy pa rin ang kanyang padala ng pagmamahal sa inyo, ng kanyang mensahe na mahalin ang ating bansang Pilipinas. Kaya po, ang sigaw ng unity, ang sigaw ng ating mga pagkakaisa, ang sigaw ay Bong Bong Sara! Bong Bong Sara! Bong Bong Sara! Bong Bong Sara! Alam niyo po, lagi ko pong sinasabi na sa lahat ng mga presidential candidate, ako na yung pinakamapalad. Ako na yung pinakamapalad dahil ang nasama sa akin, ang vice president ko, ang partner ko, ay ang pinakamagaling, pinakamahusay, pinakamatapang, at bukod sa lahat, sa kanya talaga ay tapat at malalim ang kanyang panindigan at pagmamahal sa bansang Pilipinas. Kaya po, yan ang ating kailangan na katuwaan sa pamahalaan. Yan ang dapat natin iluklok na susunod na Vice President Mayor Inday Sara Duterte. Kami po ng Unity Team ay umiikot-ikot na po. Alam ko po dito sa Banggid, dito po sa Abra, ay ilang beses na po na-postpone itong pagbisita namin. Dahil nga sa COVID, dapat darating kami dito, Enero pa. Ngunit ang nangyari ay tinamaan tayong Omicron, hindi na kami makapunta hanggang ngayon lang na medyo nag-level 1. Kaya mabuti naman at sa wakas, napuntahan ko kayong lahat at tayo'y nagsama. At sa ipagpatuloy namin pag-iikot ng unity, ay aming tuloy dadalhin dito sa Banggid, dito sa lalawigan ng Abra, ang mensahe ng pagkakaisa. Dahil po ito sa aming palagay, sa aming tapat na paniniwala, ito ay ang pinakang mahalagang unang hakbang para tayo ay makabalik sa ating dating sitwasyon bago nung dumating ang pandemya. Alam niyo naman po na marami po tayong hinaharap na problema sa darating na ilang taon. Kailangan po natin ayusin ang ating yung mga trabaho para sa ating mga kababayan. Kailangan paramihin ang trabaho dahil marami sa atin ang nawalan ng trabaho. Una-una, yung mga maliliit na negosyo ay tutulungan natin upang magkaroon uli ng trabaho sila. Pangalawa, ang agrikultura, kailangan natin ayusin para maging sapat ang supply ng pagkain sa atin dito sa Pilipinas. Ang edukasyon natin, nakita natin naghirap dahil sa pandemya, ibalik natin, pagandahin natin dahil ang edukasyon ay ang pinakamahalaga na serbisyo na ibinibigay ng pamahalaan para sa taong bayan. At ito po, yan dyan po natin payayamanin ng Pilipinas kapag tayo po ay magaganda ang ating mga eskwelahan, magagaling at suportado ang ating mga guro. Yan po ang ating pangangailangan ngayon. Pagpatuloy po yung infrastructure program na sinimulaan ni Pangulong Duterte, ang build. Ngunit palalawakin pa natin dito sa lalawigan ng Abra, marami po nakaplano na pwedeng ilagay na infrastructure ng mga tulay, ng mga kalsada upang mabuksan ang ating probinsya simulaan na ang pag-unlad at pagpasigla ng ating ekonomiya. Kailangan po natin ayusin din ang problema tungkol sa kuryente na napakataas kayo ng presyo. Kaya po, ngayon pa, tinamaan pa tayo, may gera ngayon. Kaya baka tataas ulit ito. Kaya kailangan natin gumawa ng paraan dito sa Pilipinas para naman hindi masyado mahirapan ang ating mga kababayan. Yan po ang mga ipat sa iba sa kailangan gawin. Kailangan natin ayusin ang mga ospital. Dahil sa naranasan natin dito sa pandemya. At marami pa pong ibang bagay.
Alam po natin, kailangan po natin harapin lahat ng mga problema na yan. Ngunit, alam naman po natin na ang isang tao, kahit gaano kagaling, kahit gaano kasipag, kahit gaano kamahal ang Pilipinas, ay isang tao lamang. Kaya po, dito sa hinahanap natin na pandemya, ang isang natutunan natin lahat na ay ang bawat Pilipino, yung pinakamayaman hanggang sa pinakamahirap, yung pinakasikat hanggang sa pinakakarampangkaraniwan na namamayang Pilipino, lahat po tayo ay nangangailangan ng tulong. At alam naman po natin, wala na pong tutulong sa Pilipino kung hindi ang Pilipino rin. Kaya po, ito ang naging adhikain ng ating unity. Ito po ang aming isinisigaw na mensahe sa lahat ng pinupuntahan namin. At pinagkala namin ang pag-iisip muli nitong pagkakaisa. Dahil po, kapag nag-iisa, kaunti lang ang magagawa. Kapag tayong lahat, mga Pilipino, malaki na malakas sa mga loob ko na magsabi ang Pilipino, kahit anong harapin, kahit anong problema, kayang-kayang gawin, ngunit kailangan ay nagkakaisa. Kung titignan po natin ang naranasan natin, ang history ng Pilipinas, at nakita natin ang mga dumaan dito na disaster, na sakuna, na gera, kahit ano po, na hamon ang dinadala sa Pilipinas, tayo ay nakaraos. At tayo ay nakaraos dahil tayo ay nagkaisa. At pagka nakita po natin na mangyari ito ulit, na makita po natin na ang ating mga kababayan ay nagkakapit-bisig at sabay-sabay, yung galing, yung sipa, yung husay, yung bait ng ating mga kababayan ay ipinagkaisa natin. At sabay-sabay humaharap sa problema, wala pong problema, hindi kaya ng Pilipino dahil napakagaling ng Pilipino, napakahusay ng Pilipino, at napakabait ng Pilipino. Kaya po, yan ang adhikain namin ng pagkakaisa. Pagka kami po ay umiikot, at sa matagal na po kami, nung nagsimula kami, November pa, at patuloy ang aming sigaw sa aming adhikain ng pagkakaisa. Patuloy ang aming pagkalat ng mensahe ng pagkakaisa. At dahan-dahan po, naririnig natin ang sagot na galing sa ating mga kababayan. At napakainit naman po ang pagtanggap sa mensahe ng pagkakaisa ng mga Pilipino, dahil po, hindi naman siguro tayo magtataka kung bakit tatanggapin ang Pilipino yun. Dahil nasa puso ng bawat Pilipino, nasa kultura ng lahat ng Pilipino, ay maging mabait at matulungin at mapagmahal sa kanyang kapwa. Ang mga Pilipino naman po, hindi naman po tayo palaaway. Hindi naman tayo naghahanap ng gulo. Ang hapunan po ng bawat Pilipino ay magkaroon ng disenteng buhay, ng para naman may kinabukasan na bata sakali ay magiging mas maganda at mas maginhawa kaysa sa ngayon. Yan po ang ugali ng Pinoy. Kaya naman po, hindi nakakapagtaka na kapag amin isinisigaw ang pagkakaisa, ay tinatanggap po ng ating kababayan. At naririnig po namin kami sa unity. Naririnig po namin sa ating mga kababayan ang sagot nila sa aming pagkalat ng mensahe ng pagkakaisa. At ay naririnig namin ang sagot nung simula ay gulong lang naman na halos hindi marinig. Ngunit habang tumagal ang panahon, habang tumagal na hanggang ngayon na lumalakas yung bulong na yan,
at ngayon ay hindi nagulong, ay ito'y naririnig na ang malakas na tinig ng ating mga kababayan, ang malakas na sigaw na ng ating mga minamahal na kababayan. Ito po ang ating sinasabing adhikain na pagkakaisa ay naging kinusan ng pagkakaisa. At ang sigaw ng mga Pilipino, ang sigaw pagka pinag-uusapan ang adhikain, ang kinusan ng pagkakaisa, ang sigaw ng mga Pilipino, kasama ako sa pag-uunlad ng Pilipinas. Kasama ako sa pagpaganda ng buhay ng bawat Pilipino. Kasama ako sa kilusan ng pagkakaisa. Parami ng parami ang Pilipinong sumasama dito sa ating Pilipinas. Pagka po tayo na dumadami na magkakasama, makikita, maririnig niyo po na ang buhay, na pagka tinulungan natin ang ating kapwa, ang buhay ay magiging mas maganda. Ang buhay ay magiging mas maayos, mas mapayapa. At pag tinuloy po natin ang ating sinimulan, at pag tinuloy po natin itong kilusan ng pagkakaisa, na ating sinimulan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, ay maririnig po natin sa ating mga kapwa, gumanda na ang buhay natin dahil sa tulong ng kapwa Pilipino, gumanda na ang Pilipinas dahil sa ginawa ng mga Pilipino. At pagdating po ng araw na masabi natin na malaki na ang pinagbago, malaki na ang dinanda ng buhay ng ating mga kababayan, eh tayo ay haharap muli sa buong mundo. At ipagmamalaki natin sa kanila, tignan nyo kaming mga Pilipino, kahit ano na hiharap sa atin, basta't nagkaisa kami nakaraos, hindi lang nakaraos kundi sumikat pa. At sisigaw natin muli para marinig ng buong mundo, at tayo isisigaw, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Kaya po, itong araw na ito, huwag po natin kalimutan ito. Dahil sa araw na ito, sa umaga na ito, tayo dito sa Banggen, sa Lalawigan ng Abra. Tayo lahat dito ay sinimula natin ang pagkilos ng pagkakaisa. Dito natin sinimulaan at ipagpatuloy natin. At inabas natin ang ugali at ang kultura ng Pilipino na napakaganda. Na ang katangian ng Pilipino na ipinagmamalaki natin ay tayo makabayanihan. Alam naman natin ang bawat Pilipino, kapag nakita ang kanyang kapwa Pilipino na nahihirap, ay tutulungan niya. Ang Pilipino kapag nakita ang kanyang kapwa na nadapa, ay bibigay ang kanyang kamay upang tumulong. Yan po ang kultura natin. Yan po ang ugali natin. Ito po ay dapat natin ay isabuhay natin, gawin natin kasama sa bawat araw-araw nating buhay. Hindi lamang sa larangan ng politika, kung hindi sa lahat ng ating lingkungan. At ako, natitiyak ko, nagaganda ang ating maliit Pilipinas na darating na ilang taon. Ipagpatuloy po natin itong kilusan na sinimulaan natin ngayong maram ito. Huwag natin titigilan hanggang tayo'y magkaroon ng ating tagumpay. Ang tagumpay na aking pinag-uusapan ay hindi lamang tagumpay sa halalan sa darating na Mayo. Ang aking pinag-uusapan na tagumpay ay ang tunay na tagumpay na dumating ang araw na sisigaw natin, na malalaman natin sa puso natin, sa ating bawat mamamayan ay magsasabi, magpapagsabi na
ang sambayan ng Pilipino ay pinagkaisa uli natin. Ang sambayan ng Pilipino nagmamahal sa isa't isa. Ang sambayan ng Pilipino ay tumutulong sa isa't isa at pinapaganda ang buhay ng bawat Pilipino. Dumating ang araw na yan na makita natin ang mga Pilipino, ang ating mga kababayan ay may trabaho ulit. May pera ng konti sa bulsa para makapagbayad sa kanilang pangangailangan, para mapakain ang kanilang pamilya, mapag-aral ang kanilang mga anak. At sana naman ay mabigyan din ng pag-asa na ang kinabukasan ay magiging mas maganda kaysa nakaraan, na 2 taon na krisis. Yun ang hangarin ng unit team. Yun ang layunin namin na dumating tayo sa araw na yan. At pagka dumating ang araw na yan, kapag nasabi na natin na ipinagsama-sama natin, nagsanib puwersa na po ang lahat ng Pilipino para pagandahin ang buhay ng kanilang kapwa, para pagandahin ang Pilipinas. Pag nasabi natin na ang Pilipinas ay gumagalaw at we are moving as one people, as one nation in the face of crisis, when we can say that, mararamdaman po natin, sama-sama po tayo babangon muli. Just tell me na! Abraham,
Bye.